ng saging. Hello guys, welcome sa ating panibagong video. Di muna tayo rabbit ngayon, dito tayo sa farm. Tayo ay mamumuso ng saging. Saka maglilinis tayo ng ibang dahon na may sakit na. Tapos yung mga natuyo na dahon ng saging na nakalaylay sa mga puno, tanggalin din natin. Mamumuso tayo dahil para mas malalaki yung bunga ng saging. Dahil pag hindi natin tinanggalan ng puso, isa pa siyang kumukuha ng nutrients nung saging. Bago yun, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Subscribe button nandiyan sa baba. So tara, ayan. May isa dito. Ayan. May bunga na siya. Pero may hindi puso pa. Hindi nagtuloy yung yung bunga. So tatanggalin natin yung puso. Kaya tapos lilinis natin ang nakalaylay na ito. Tapos babawasan ko din siya ng mga naninilaw na dahon. Ito. Ayun, tapos hanap pa tayo ng iba pang may puso. Ito dito. Ito rin, pinimisin din natin. Ito, mga ganito, mga naninilaw. Balilan natin yan. Tapos itong mga to. Pangalay. Ayan, mamaya tayo maglilinis ng mga tuyo. Nahin muna natin yung mga puso. Mag-uuli tayo. Hahanap tayo ng mga may bunga. Ayun, ayun. Ayun guys, kung makikita nyo, ayan, tatlong buwig lang yung nabuo dun sa saging. So, ayan yung isang dahil lang kung bakit gusto kong i-fertilizer sila. Tsaka syempre, para malalaki yung bunga. So, ayan, pusuan na natin sila. Tapos, bawasan ko ng dahon. Ayan, mga naninilaw. Meron pa dito. Ayan, nasingita na siya ng tuyo na So, isang dahilan ng na jay.
mga ganyan. Ayan. Isa pang dahilan kung bakit ganyan yung mga bunga lang niya. Dahil nasa ilalim sila ng niyog. Hindi masyado nasisikatan ng araw. Lipat tayo guys. Hanap pa tayo ng may puso. Ayun. Ay, meron dito. Ito, malaki-laki. Nang fertilizer para ano, maganda yung mga bunga kahit marami yung buwig sa isang maraming piling pala, piling, buwig ako ng buwig kanina pa. Minemaintain nila siya 5 piling sa isang buwig. Piling pala, guys, sorry. Ito, iuwi natin to. Medyo malaki. Pwedeng pang ulam. Lagay lang muna natin dito. Balikan natin mamaya. Hanap pa ulit tayo ng may bunga. Ayun. Dito. Linisin lang natin yung iba. Ito, medyo malaki-laki yung ano na to. Ayan. Medyo malaki-laki yung mga saging na to. Hindi agad na pusuan. Sayang, mas mabilis pa sana silang lumaki. Pipilitin ko isama yung pinakahuling piling. Kaso isikip yung ating pang ano. Sikip yung ating pang kawit. Ayan, medyo malaki din to. Iuwi natin. Ayan, lagay lang natin dyan. Babalikan natin yan mamaya. Tandaan nyo guys kung saan natin ibinaba. Baka hindi na natin mahanap mamaya. Ayan, linis lang konti. Dahil. Pag kasi hindi natin nilinisan, itong mga ganito sumasabit doon sa mga puno nila nakatabi. Minsan nasisira. Hindi, taposin ko muna yung vlog. Mga 10 minutes lang. Ayan, dito meron pata. Ayun guys, may mga... Hindi na naaani. Nabubulok na. Nahihinugan sa puno. So ngayon, ito yung dahilan dahil nagmahal daw yung langis. Kaya yung mga nagbabanana kyo, banana chips o kung ano-ano man, humina yung bentahan ng mga saging. Pero ngayon, meron tayong nakontrata na pwede nating pagmarketa ng mga saging natin dito. Kaya... ayan, inaalagaan natin, pinupusuan, tapos fertilizer tsaka fungicide. Bali magpupungicide ako bukas, Sunday, or next week. Pero pag hindi umulan bukas, magpupungicide ako ng mga saging. O yan, tanggalin lang natin itong may ano, may dilaw. Puntahan natin yung may puso. Pagka ganito yung pupuntahan nyo guys, magpahid kayo ng oplosyon para hindi kayo makakagat ng ahas. Magpahid kayo ng oplosyon sa binti. Hindi, joke lang, baka maniwala kayo tapos sisihin nyo ako pag nakagat kayo ng ahas. Nagpahid naman. Oh, yay sir!
Nagpahid naman kami ng uploadion pero bakit nakagat natuklo ng ahas? Ayan. Tapos magbawas tayo dito ng konting mga dahon. Yan. Hanap pa tayo. Tara guys. Ayun guys, yung mga kakao namin, no? Hindi namin nabibisita. Lalago na pala. Ayan, ganda. Dami yan. Almost 200 ano yan. Almost 200 seedlings ng kakao. Noong 2021, isa pa rin yung kakao sa high value crops. Isa sa high value crops. Ewan ko lang ngayon 2022. Ayan, isa naming ano yan. Isa naming produkto dito sa farm. Pero baka abutin pa yan ng 4 to 6 years pa yan bago mamunga. Ayan, malalago na pala, gumanda pala, oh. Maganda pala dito yung kakao. Ah, ayun. Ito. Ah, ito, nag-spray ako dito ng herbicide. Buong yan, lahat yan. Pero, siguro, medyo mali yung timpla. Medyo matabang yung timpla natin. May portion-portion lang na namamatay yung iba. Hindi. So, uulitin natin na tama na yung timpla natin. Yung nag-spray naman ako last week dun sa kabila, sa kalamansiya natin. Medyo nakuha ko na yung timpla. After 1 week, natutuyo-tuyo na yung mga ano, naninilaw na yung mga ano, yung mga damo. Ito guys, may puso dito. Ariko! Sorry. Hindi na natin kukunin yung puso kasi maliit. Ayan. So, gandun muna guys. Comment kayo kung gusto nyo na mas mahabang usapan tungkol dito sa saba. Halos saba lang naman yung ano namin dito. Tsaka ano, lakatan, liturdan. So, comment kayo kung mas gusto nyo pa ng ibang ano, ibang usapan tungkol sa saging. Pero, ngayong vlog na to, yan muna yung pamumuso. Hindi ko alam kung anong tawag sa ibang lugar sa English. Tsaka sa English, basta yun, tinatanggalan ng puso yung saging pagka tapos na yung ano, yung kumbaga naputol yung pag ano niya, pag pollinate niya. So ayun, mamaya pagka hindi pa umulan at kaya pa, next episode ng vlog natin ay yung pag fertilizer natin doon sa mga kalamansi. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood, sana may natutunan kayo. At ang gamit ko nga pala, nakalimutan ko, ang gamit ko sa itong black sigatoka ay yung fungipre na systemic. So dalawang klase yan, alam ko eh, yung fungicide lang tsaka yung systemic fungicide. Pero parehas fungipre ang brand nila. So yung systemic, yun nga, yung pag in-spray mo, pumapasok talaga sa katawan ng saging. So matagal yung epekto niya. Yung hindi systemic, kailangan contact. Kailangan matamaan mo yung punjay para mamatay. So yun ang gamit ko, fungipre. Nabili namin parang 250 yung 100 grams. So yun lang guys. Hanggang sa susunod na vlog. Ayun, bye bye.